ang pakiusap namin sa DOH na huwag kaming ituring na isang aplikante. Mm-hmm. Dahil dapat ituring kami na isang LGU partner. Yes. Mm-hmm. We have now on the line the Mayor of Marikina, Mayor Marcy Teodoro. Mayor Teodoro, sir? Good morning. Magandang umaga sa iyo at sa mga nakikinig sa atin. Malungkot ako, honestly sir, malungkot ako sa naging resulta ng pagsusuri po or pag-a-analyze ng Department of Health. Ano daw ho ang kulang? Ano daw ho ang kulang at bakit hindi pumasa sa kanilang pamantayan yung mga tubular, yung tubular laboratory natin dyan sa Marikina? Ang totoo ay set up na tayo. Complete na naman tayo sa mga gamit. Train personnel na rin tayo at ito'y naaayon din sa protocol at standard na inihingi ng DOH. Pati yung standard operating procedures and guidance, tapos nag-risk assessment template tayo, meron tayong polymerized chain reaction machine. Ito yung ginagamit sa mga molecular laboratory tulad ng gagamitin natin sa COVID testing center natin. Opo. Nakasunod tayo sa lahat ng pamantayan ito. Mm-hmm. Yun nga lang, ang naging dahilan ng Department of Health, ito'y nakalagay sa isang sulat na tatanggap ko buwan sa opisina ng sekretary, ay kinakailangan nakahiwalay na gusali o BLD at okay. Testing center. Uh-huh. Hindi nakasama raw sa isang gusali na may kasama pang ibang pasilidad. Mm-hmm. Pero yun nga yung aking pinagtataka dahil yun sa RIGN, yung ating National COVID Testing Center ay nasa isang co-shared facility. Isang gusali rin. Mga, mm-hmm. Isang magtililupa. Oo, yan. Ay, may hospital pa doon at meron pang mga administrative officers ng Research Institute for Tropical Medicine. Inilaan namin yung pinaka-sixth floor ng aming City Health Office at meron kami nakahiwalay na ang elevator dedicated para lamang dun sa mga gagamitin ng laboratorio. Hindi naman to clinic na pupuntahan ng mga tao, mga specimen ang dadalhin doon at dun itetest. Yung laboratorio, hindi clinical laboratory, molecular laboratory, na kung saan marami yan, complex na room yan. Meron diyang receiving area, isolation, room, negative pressure room, decontamination, at yung reagent room, at yung nasa yung laboratorio. Lahat naman tayo yung nakasunod sa pamantayan ni Nini. Maliban lang, sinasabi nila, yung buong laboratorio yun, ilipat namin sa isang bago o kaya ay nakahiwalay na gusali. Mm-hmm. Kung susundin po natin, Mayor, yung sinasabi ho ng DOH, may paglilipatan po ba kayo at gaano katagal maaari po itong may transfer? Hindi ito magiging madali dahil nga hahanap kami ng isang bagong gusali. Magpapagawa talagang matatagalan. Nakatigil na yun ang lahat dahil Apo. Nasa enhanced community quarantine. Pero sisikapin namin sumunod kung yun ang inihingi. Pero kasabay nun, ang pakiusap namin sa DOH na huwag kaming ituring na isang aplikante ng license to operate ng molecular laboratory. Mm-hmm. Dahil dapat ituring kami na isang LGU partner. Mm-hmm. Dahil ito, tulong ng pamahalaang lokal ng Marikina sa national, particular na sa DOH upang matugunan yung kakulangan sa mga pasilidad, lalo na sa testing center. Mm-hmm. At paliwanag ko lang kung gaano kahalaga yung matesta. Please. Kung early detection at matest ka agad, maagang maibibigay sa'yo yung supportive treatment na kailangan mo. Mm-hmm. At kung matest ka at malamang positive ka, maaga pa lang, maihiwalay ka na sa general population, hindi ka na makahawa pa. Ito yung model na ginawa natin o ginagawa sa South Korea. Opo. Mass testing sila ron. Pag may sakit, nakita nilang positibo, ginagamot agad. Mm-hmm. At inihiwalay din sa populasyon. Kaya sila, nag-plato na Pababa na yung bilang nila ng COVID cases. Ito nga sana yung gusto natin gawing modelo sa Marikina. LGU initiative to na tulong nga sa national. Mm-hmm. Mayor, kung naging operational po yan, gaano ho ba katagal ang itatagal bago mailabas ang resulta ng isang test sa isang tao? Yung mga bagong test kit, yung FDA approved, mga ngayon commercially,
Yung mga 2 to 3 hours, malalaman nyo eh. 2 to 3 hours? Wow! Oo. Hindi katulad ngayon. May kaso nga tayo, namatay na yung tao, saka palang lumabas yung resulta. Mm-hmm. O kaya, wala kang access sa testing center dahil napakahaba ng pila. Ang sabi nga nila, palakasan. Pero ito, isang kongresista, hindi ginamit yung kanyang posisyon, nagpasuri, lumabas positibo, pero 10 araw po ang itinagal bago nailabas yung resulta. Totoo yun. Pag talagang maghihintay ka lang sa dami ng nakapila, talagang matagal. Uh-huh. Yung iba nga, nakatapos na ng quarantine, hindi pa lumalabas yung kanilang resulta. Exactly. Kaya nga, gusto natin madagdagan ng mga testing center. Mm-hmm. Dahil kung maging tagumpay tayo dito sa Marikina, yung template na ito, kung pwedeng ulitin o gawin sa iba pang lungsod. Mm-hmm. Lalo na, ang mga lungsod naman, tulad ng Marikina, may mga kakayahan magtayo nito eh. Kailangan lang talaga matulungan ng mabuti ng DOH. Ma-guide kami kung paano dapat gawin. At hindi kami ituring na aplikante lamang ng lisensya para makapag-operate ng mga testing center. So, ang ibig sabihin dyan na Mayor Marcy, na hindi lang kayo pumasa dahil o hindi lang kayo binigyan ng go signal dahil nga sa yung laboratory ninyo ay nasa loob mismo ng hospital. Other than that, okay, ibig sabihin pasado kayo. Pasado naman yung mga gamit, yung mga personnel. Tinitingnan ko nga yung kanilang ano, yung kanilang findings eh. Very minimal yung requirements na hindi na sunod. Halimbawa, signage lang. Kailangan kasi may signage yung mga kwarto. Yung mga ganyan. Sinasabi nila, hindi pa namin ikinabit o kinomission yung PCR. Hindi pa nga namin kinakabit, kinomission yung PCR kasi hinihintay namin yung final assessment nila. Eh. Mm-hmm. Pero dapat, hindi ganun eh. Dapat hindi lang sila nag-check o nag-a-assess. Yun nga pakiusap ko, tulungan na kami. Mm-hmm. Ibigay ko nga sa DOH na itong ano, itong laboratorio eh, kung maaari. Sila na magpatakbo. Sila na pangalan. Uh-huh. Para wala nang issue ng paglilisensya pa. Oh, so ano ho ang, na, ano ho ang reaction nila doon? Ilagay ito sa isang DOH retain level 3 hospital. Meron kami rito, Ebe. Opo. Yung Amang Rodriguez Hospital, uh-huh, Medical Center. Sa sulat na natanggap ko kahapon, ay hindi rin daw pwede sa nabanggit na hospital dahil nga sa kawalan ng lugar. Ito nga yung kahalagahan eh, ng yung resources lokal at ng national sama natin. Mm-hmm. Well, ito sir, yung tanong ko kanina, ano ang plan B ninyo after after yung decision ng DOH? May plan B ho ba kayo? Ang Marikina naman po ay susunod kung ano po yung findings ng DOH. Kung kinakailangan po namin maghanap ng isang bagong gusali na lalusultaan, pwede po namin ilagay yung testing facility o testing center, gagawin po namin ito. Yun nga lang, ito ay bibilang po ng konting panahon dahil hindi naman po ganun kadali ngayon magtayo o kaya maghanap po ng isang gusaling bago, gusaling magagamit po. Mm-hmm. Pangalawa po, kung maia-appeal po namin at ma-re-assess ng ating DOH, yung aming setup at kung makita nila naman, nakasunod kami dun sa mga biohazard protocols, baka naman po pwede na po namin itong ma-operate. Kung hindi naman po, pa-upayar po namin sa kanila ang pag-operate po. Tatlo po, kung talagang hindi po magbuksan po yung ating testing center, willing po ang Marikina, i-donate na po namin yung mga kagamitan namin sa RITN at yung mga test kit namin dahil para magamit na agad ng ating mga kababayan po ito. Dahil napakahalaga po na makapag-testing, nakapag-test po yung ating mga kababayan para matanggap po yung supportive treatment na kinakailangan nila. Mm-hmm.